Panjowa. Di ba? O hindi, ang marami na siya laging jowa. Hindi. Parang hindi naman siya nawawala ng jowa. Wala pa ang person. Oo. Noong siyang shooting kayo. Oo, noong shooting kayo. So yun, saya. Kasi syempre lahat kami halos single dun. Pag walang movie, pag walang shooting, parang lumalabas kami. So doon talaga nabuo yung band namin. Yung banding niya. So masarap sa La Union, mag-shoot. Oo, oh, pala ko yung masarap. Siyempre hindi, kasi enjoy. Parang vacation lang eh. Tama. Parang lang nag-vacation. Pero 2019 niya pa ito natapos. Yes. Tagal na po. Akala namin hindi na ito masushow. Grabe naman. Ito na ngayon. So mas borta ka nun kaysa ngayon? Dati medyo vain pa po ako nung medyo bata-bata eh. Ngayon wala na akong pakialam. 5 years ago. So wala naman ni-reshoot na mga eskena na kailangan? Kasi parang hindi magbukang dated yung pelikula? Wala naman. Uh-huh. Matatapos po namin lahat. Ganda na lang. Saka maganda rito yung director namin. Parang almost cage lang natin. So, how was it working with director? Yun nga, parang ano eh, parang lang siyang millennial din eh. Kasi malapit lang sa age namin. So naiintindihan niya yung language namin, mga kabataan. So makikita niyo dito sa movie na to yung talagang pagkakaibigan namin talaga off-cam. Lumalabas eh. Makikita ko kanina very natural yung yung pag-arte namin. So nakakatawa. Before this one, anong movie ang ginawa mo? Anong sinong ganito? Kay Barbie? Kay Barbie? Hindi po. Yung sa Regal. Kay Alex Samiro. Okay. Cheat day, hindi pa nagsishowing. Yun. Hindi pa na. Oh, hindi pa na. Ay, pa. Hindi pa. Parang yung wild game pa yung last. Tapos na, wild game. Pero bayad. Yeah. Oh, yeah. Yes. Okay, yun lang daw yan. So yun, cheat day po. Ano yung napil mo na, kasi dapat intended ito Summer Metro Manila Film Festival na hindi siya natuloy? Sayang, pero at the same time, masaya pa din ako kasi pinalabas pa din siya. Tsaka perfect timing pa din kasi nga summer. Pero siguro soon, sana makagawa ko ng movie sa MMS. Kasi tagal na puno muli. 16 pa lang ako nung last. What was that? My house husband, Judy. Oh, okay. Judy. Grabe na. Tagal na po yun. 16? So ilang taon ka na ngayon? Ngayon, 28 na ako. Wow, 12 years ago pa yun. Hindi pa ako nakasakay ulit ng float. So. Teenager ka pa noon. Teenager, oo. Oh. So ano yung mga eksena na aabangan namin dito aside yung mga paborta mo? Eh, siyempre, lahat kita nyo naman. Ano pa lang, picture pa lang, bubaran na agad. Siyempre, yung mga aabangan. Siyempre, meron ding mga may character na mawawala. May yung mga ano namin with the girls, ganyan, yung mga conflict namin, magkapatid. Ano yung role, basically, anong role mo dito? At saka sino yung partner mo? Pinsan kayo ni ano, diba? Enzo? Yes, magpinsan kami ni Enzo dito. Tapos meron kami, may mga conflict kami sa babae. Tapos yung character ko rito is very, ano lang, very laid back lang, very chill, parang promotor din, ganyan. But so, you're all, ano, classmates, tama? Opo. Sino yung collab team partner mo dito? Si Michelle. Ah, Michelle D. Pinagagawa namin. Namo, hindi pa siya nananalo no. Hindi, Miss World na siya no. Hindi, dito sa ano, diba? In UP. Hindi pa, oo. Si Michelle. Wala pa si Michelle. After this, like, anong sinunda nito? Na movie? Oo, wala pa rin. Wala pa eh. Ah, talaga? More on soap. Yung makiling kakatapos ng rin, mag-taking kahapon. Tapos, how was it? Last day na siya kahapon, diba? Na-extend na ba siya talaga? Na-extend na po. Tapos, hindi ko alam ba't hindi na-extend eh. Kasi, taas ng ratings naman namin. Pero, happy ako sa run namin. Kasi, dami ko natutunan sa show na yun eh. Grabe yung values na binigay sa akin ng show. Tsaka, nag-develop talaga ako bilang actor dun sa show na yun. May next na ba after makiling? Kulang araw. Isama ko si David. Wow. Buti na maintain mo yung ano mo, katawan mo. Bench body. Bench body. Pag tinignan nyo ngayon pag nakatopless, mataba. Wow. So nadala lang sa, nadaya lang sa dami. Dahil dito, diba? Ganda na katawan yun. Siguro that time kasi syempre mga bata, wala kaming iniintindi kundi magbuhat. May surfing scenes ba kayo? Ano ba? Surfing scenes? Surfing? Ay, meron. Meron. So, nag-aral ka talaga kaya? Well, halos lahat naman kami medyo marunong. Mamarunong na.
So, doon magkakaroon ng isang major conflict sa isang surfing scene namin dito. Mm-hmm. May magkakaaway-away. Mm-hmm. Pero at this point ba, ini-enjoy mo pa yung pagiging binata? Binata. Yung pa naiisip yung mag-settle down? Mm-hmm. Actually, iniisip mo naman. Kasi nahanap mo na yung babae para sa akin. Mm-hmm. Nahanap mo na. Very vocal kapag sasabi nung affection mo sa girlfriend mo. Kasi yung ibang mga lalaki, hindi sila proud na sinasabi. Hindi nila sinasabi yun. Kasi ang ipiling nila kasi, syempre, baka mabawasan yung mga fans nila, yung mga nagpapantasya sa kanila. Siguro, yun yung time na pag medyo bata-bata ka, ganun mm-hmm. pa parang... Hindi ka nag-worry na doon mong ganung bagay. Hindi naman po. Hindi mm-hmm. naman po. Malaki rin kasi naturo sa akin ang girlfriend ko po na ambag niya sa maturity ko. So parang sa akin worth it yun. Worth it yun na yun, worth it. Ilang years na kayo? Pag-gabi. Siguro mga 3. 3 years. So si L yung ano, L na. Biggest part nung 5 years na. Oh yes. Pagbabago. Definitely, definitely. Dati bata ako pero nakilala ko siya parang wala. Instant maturity. Wow! So yun. So siya yung kaya ka nag-mature in more ways than one because of L. Opo. So lahat ng aspect ng buhay ko sa emotional maturity, kung paano kumawak ng pera, yung mga ganun. Mm-hmm. So, nagkaroon ako bigla ng plano sa buhay. Mm-hmm. So, may investment ka na? Kayong dalawa? Kaming dalawa? Uh-huh. Or ikaw? Ako, ano po, I invest heavily in real estate. Uh-huh. Doon nilalagay yung money. So, ready ka na talaga? Saka stocks, yun. No, so, kayong dalawa, may investments na rin kaya? Balak po namin mag-invest sa real estate. Wow. Patatayin ng dream house pareho. Opo. Para, ayun, syempre gusto ko muna kasi bago ko mag-start ng family. Wow, family na. No? No. So mag-start na ng family soon. Kasi syempre 28 na ako eh. Gusto ko kahit papano, pag tumanda ako, makaka-basketball ko, pera ko. We're not getting any. So 3 years kayo. Pero ano nasabi mo na yung ibang showbiz couple, 11 years ang inaabot, pero nagkakahiwalay pa. Hirap yan. Makababash tayo. Hindi nga! Ano masasabi? Siguro, ano lang, kinulang lang sila sa... Pag may ano ka na kasi, pag matagal na yung partner mo, minsan nakakalimutan mo ng kausapin, mag-date, yung mga simpleng bagay na gano'n. Like, pag-uwi nyo, pagod kayo pareho, magsa-cellphone kayo, mga ganyan. Important talaga na meron talagang communication at merong... ano pa rin talaga, may panliligaw kahit na matagal. Pero usong-uso ang hiwalayan. Ikaw ba? How do you keep the fire burning in a relationship? Fire burning. Fire burning talaga. Alam niya na yun, ha? Continuous process ng panliligaw. Yun, tsaka na lang, sinusurprise ko siya lagi. Like, pag may kailangan siya para sa career niya, hindi ako siya lang sa mga. Wow. Have you talked about settling down? Me and her? Yes. Well, did it ever come up sa conversation now? Oo naman po. Pero syempre po gusto hindi ko nga. Hindi ka pa nagpapapose. Hindi pa. Kasi gusto ko pa, of course, stable ako. May sarili akong house. Gusto ko, kasal kami. Hindi ka hinahanapan ng mother mo ng lola. Ng anak ko. Para maging lola na siya sa'yo. Actually, sinasabi na nga po eh. Sinasabi niya parang, ano kaya tsura ng anak niyo ni Elna? Mga ganyan. So, botong-boto si mama. Nakikita niya po kasi yung changes sa akin. Sa mga iba kong past relationships, parang medyo hindi siya ganun ka. Soul, wow. Pero ngayon. Malaki factor yun, ha? Oo nga. Yun, as much as possible, yung ginagawa lang po namin ngayon, nag-aaral po kami, acting, ganyan. Mm-hmm. So, pinapagaling lang po namin yung sarili namin. Mm-hmm. Tapos, hopefully, kami pa rin magka-partner sa next show. Mm-hmm. Kaya lang from lead actor sa makiling, parang support ka na lang siyempre, kina mas lead si na Alden, may Dennis Trillo pa, may David, dito sa Pulacan. Oh, dito yung isa sa pinakamalaking project ng GMA this year. Actually, ang ganda kasi ng role po kasi, kaya ako po siya kinonsider. Kasi singer ako dun eh, sa Pulang Araw, na ako yung parang celebrity nung panahon na yun. Mm. Kasi pinupuntahan ako ng mga tao para
makalimutan nila yung problema nila kasi panahon to ng gera, di ba? So parang lahat stress. So pupunta sila ron, papakinggan nila ako kumanta, mawala yung stress. Magaling kang kumanta at sa magandang ang boses mo. Anong napipiling mo na minsan na parang na-overlook yung na yung talent mo? Because syempre yung mas napansin sa iyo yung pagiging borta at sa katawan. Lahat po, lahat ng ano, pag may nagawa akong magandang eksena, sabihin nila, ay, marunong pala ito, Martin, hindi lang pala ito katawan. Tapos pag nakakanta ako sa ng maayos, ay, kumakanta pala ito. Masabi ko lang, at least kahit pa paano may surprise pa din, di ba? Pag nakikita nila ako. So, aral lang po talaga. Aral ko man, aral ko, Martin. Larry, question, yung character mo sa punang araw, it's also a major character. Yes, kasi may isa akong magiging important character nun kasi may gagawin akong drastic change para malagay yung isa sa mga bida natin sa, ano mo yun, sa problema. Mm-hmm. Sa parang ganun pa. So, hindi naman bad boy. Hindi, mabait po. Ah, mabait. Ano lang talaga, naipit. Grabe. Ay, yan ang okay.